1,371. Iyon ay isang monghe. Ito ay isang maliit na monghe. Higit pang kawili-wili, ito ay walang iba kundi si Ancestor Body na nakatira sa kanyang isip palasyo. Nakita na noon ni na Phoenix at Jade Benmore si Ancestor Body. Paanong hindi sila magtataka sa harap ng ganitong kaguluhan? At ang hinugot ay si Ancestor Body, isang makatarungan at maselang monghe. Old Body, bakit ka nandito? Tanong ni Alex. Gayunpaman, hindi gumalaw ng kalamnan si Ancestor Body. Inihila pa ng babaeng Marshall ang Dragon Cart hanggang sa makarating siya sa gitna ng apat na sculpture. Hinaila ni Phoenix ang braso ni Alex habang sinasabi nito, hindi siya Ancestor Body. This thing gives me a heinous vibe. Pagkatapos bumagsak ang boses, Ancestor Body ay biglang binuksan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga eyeballs ay biglang itim na itim. Pagkatapos, sunod-sunod na lumitaw ang mga anino mula sa liwanag ng 3,999 na misteryosong rune. Ang mga anino na iyon ay ng mga tao. O sa halip, sila ay mga kaluluwa ng namatay. Malabo nilang makita ang anyo ng bawat kaluluwa bago sila mamatay. Ang kanilang mga kasuotan ay mukhang kakaiba, sinaunang, at may kakaibang estilo. Tila ang mga mamamayan ng Witch Kingdom. Biglang sigaw ni Phoenix. Nakilala rin sila ni Alex. Noong ginalugad nila ang Sinla City, hinanap nila ang hindi mabilang na mga gusali. Doon, nakakita sila ng maraming tao mula sa Witch Kingdom noon. Burial at Sculpture, halimbawa. Pinulot pa nila ang Memory Crystals, ngunit ang kanilang cultivation ay Celiado, at hindi ito mabasa. Gayunpaman, ang mga kaluluwang ito ay eksaktong kamukha ng mga nasa mural. Gayunpaman, ang mga kaluluwang ito ay napuno ng walang katapusang hinanakit. Naglibot sila at pinalibutan si Ancestor Body. Nakakatakot ang mga mukha nila, parang sila ay kakainin siya. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Naglakas loob lamang silang palibutan siya, ngunit hindi nila ito nang ahas na gawin ito ng totoo, na parang nasa ilalim ng ilang uri ng paghihigpit. Biglang naalala ni Alex. Ang mga sinaunang Diyos na iyon sa Pantheon 2 ay minsang nag-usap tungkol sa nangyari noon. Tinabi nila na isang lalaki ang nagbuklod sa kanila sa libingan at nakulong sila sa hain na altar ng mga Diyos, ngunit hindi nila gaanong alam ang tungkol sa mga bagay ng Witch Kingdom. Gayunpaman, pinagsama niya ang recount sa kasaysayan noon, ang Witch Kingdom ay nawasak. Wala na rin ang lahat ng mamamayan ng Witch Kingdom. Sa nakikitang napakaraming kaluluwa ng Witch Kingdom dito, nadama ni Alex na natuklasan niya ang katotohanan. Marahil ang Witch Kingdom ay nawasak sa kamay ni Ancestor Body. Ang susi ay upang matukoy kung ang kasalukuyang Ancestor Body ay ang Ancestor Body na kilala niya. Paano pa kaya sila magkamukha? Hindi, pareho lang silang bata at magkapareho. Sa sandaling iyon, ibinuka ni Ancestor Body ang kanyang bibig. Baya, you are finally here. Ang tagal na kitang hinihintay. Ang boses na ito ay tiyak na hindi pag-aari ni Ancestor Body. Boses iyon ang hindi kilalang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Divaya. Sino ang tinatawagan niya? Hindi naman pwede ang Undead Queen, Juvie, diba? Biglang naging alerto si Alex at ang iba pa. Sa sumunod na sandali, mahinang nagsalita si Juvie, Dad. Sa isang iglap, napatulala ang iilang tao. Si Ancestor Body ang ama ng Undead Queen, kaya ang kanyang dugo ay maaaring mag-trigger ng mga rune dito. Gayunpaman, ito ay masyadong malayo. Kunin mo siya. Kunin ang Undead Queen. Huwag hayaang magkita sila. Whoosh! Nanguna si Jade at sumugod, sinubukang hulihin si Juvia. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, biglang sumugod ang babaeng Marshall na iyon at agad na sinipa si Jade sa dibdib. Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Si Jade ay may katawan ng Titan Tribe, ngunit ngayon, ang kanyang cultivation ay ganap na Celiado. Ganap na hindi napigilan ang mabigat na suntok ng babaeng Marshall, pinalipad siya at direktang bumagsak sa mga Dogwang Rune. Hindi mabilang na mga patay na kaluluwa ng Witch Kingdom ang gumagala doon.
Nang makita nila na si Jade na bumagsak sa lupa ay samuka ng dugo, sinuntok nila siya na parang kakainin siya. Master. Malalim pa rin ang nararamdaman ni Alex para kay Jade, kaya walang ingat siyang sumugod. Una niyang inakala na ang mga patay na kaluluwang ito ay susunggaban sa kanya, ngunit sa kanyang pagtataka, itong mga kaluluwang katawan ng Witch Kingdom na matagal nang namatay sa hindi mabilang na mga taon ay tila natatakot sa kanya. Nang makita nila si Alex, sumugod, agad silang tumaka sa isang pulutong. Matagumpay na sinugod ni Alex si Jade at binuhat ito gamit ang isang kamay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating muli ang Finale Marshall na iyon. Hindi natatakot ang babaeng Marshall kay Alex. Marahas niyang ibinaba ang lubad sa kanyang kamay na unang ginamit para hilahin ang dragon na humahampas sa mukha ni Alex. Smack! Walang sakit na nararamdaman si Alex. Hindi kasi siya ang tumama kundi si Jade. Tiyakap siya ni Jade ng mahigpit. Pagkatapos, tiniis niya ang paghampas sa kanyang likod. Nakita ni Alex si Jade na nagsusuka ng gininto ang dugo at napunit ang balat ng kanyang likod. Master! Sabi ko sa'yo paprotektahan kita habang buhay. Over my dead body if whoever tried to bully you in the future, nakangiting sabi ni Jade. Patuloy siyang hinampis ng babaeng Marshall. Parang walang katapusan. Sa kabilang banda, mahigpit na pinrotektahan ni Jade si Alex gamit ang kanyang katawan habang nakahiga sa ibabaw ng kanyang katawan. Tumura siya ng gintong dugo na magkasunod sa mukha at bibig ni Alex. Naramdaman niya na talagang mapait ang dugo. Master! Pitawan mo ako! Pitawan mo ako! Basura! Ikaw walang isip na masa ng laman. Halika at talunin mo ako kung kaya mo. Napahungol ng malakas si Alex habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, bahagya namang ngumiti si Juvia habang nakatingin kay Alex na may pagkaluwag sa mukha. Alex Rockefeller, matagal ko nang narinig na isa kang Casanova na may hindi mabilang na mga babae. Hindi ko talaga akalain na hindi mo rin pala pagbibigyan ang iyong amo. Bilang isang guro, umibig ka sa iyong alagad. Nahihiya talaga ako sa inyo. Tinabi ni Alex, siya ang aking Panginoon. Tanong ni Juvia, naniniwala ka ba? Kumagilid ang ulo ng babaeng Marshall at tumingin kay Alex at Jade. Hindi alam kung ano ang iniisip niya, ngunit sa wakas ay tumigil sila sa paghagupit sa kanya. Umiti ng mapait si Jade. Alex, hindi mo na ako kailangang tawaging master. Ha? Tama siya. I don't deserve to become your master kasi na in love na talaga ako sa'yo. Ako ang pinakamasaya noong nasa dream world tayo ng Heavenly Stairs. Pero, di ba? Idikit mo si Xerxes Lawler sa puso mo. Umiti si Jade. Nung una ay nangako ako na hinding-hindi ko pag-uusapan ang bagay na ito, ngunit ngayon, malapit na akong mamatay. Oras na para pag-usapan ito. Ano ba? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Magiging maayos ka. Sa totoo lang, gusto rin kita. Nakangiting sabi ni Jade, sapat na ang iyong mga salita. Ang sikretong pinag-uusapan ko ay hindi talaga ako si Jade Benmore. Nagulat si Alex. Hindi kayo si Jade Benmore at Commander Benmore. Sino ka kung ganoon? Nasaan ang totoong Jade Benmore? Sinabi ni Jade, ang totoong Jade Benmore ay naaksidente 25 taon na ang nakararaan, namatay siya. She died 25 years ago. Laking gulat ni Alex sa sinabi ni Jade. Hindi ko alam kung siya ay itinuturing na patay, ngunit malapit na. Nagsalita si Jade tungkol sa katotohanan ng taong iyon. 25 taon na ang nakalilipas, ang tunay na Jade ay pumasok sa isang lihim na kaharian at nag-activate ng isang sinaunang libingan. Gayunpaman, bilang isang resulta, na-trigger niya ang larangan ng puwersang protection. Sa huli, hindi siya nakarating dumaan at bumagsak sa kabaong. At ang kasalukuyang Jade ay nakahiga sa kabaong. Siya ay isang prinsesa ng Titan Tribe na nagmula sa Chi Universe. Gayunpaman, ang prinsesa ay nasa proseso pa rin ng paggising at nasa isang Kaila hilakbot na estado. Hindi niya lubos na magising ang kanyang katutubong talento at alaala dahil nauna nang binuksan ni Jade ang kabaong.
Gayunpaman, nagpasalamat pa rin ang prinsesa kay Jade dahil nagising siya ng dugo ni Jade. Kung hindi, matutulog siya doon ng walang hanggan ng walang dugo. Conscious pa si Jade that time. Tinabi niya sa prinsesa na ang taong hindi niya kayang bitawan ay isang lalaki, ang kanyang asawang si Xerxes Lover. Kung malalaman ni Xerxes ang tungkol sa pagkamatay nito, iyak na masasaktan siya. Sa huli, sinabi ng prinsesa na maaari niyang gawin ang isang pabor kay Jade. Ginawa niya ang kanyang sarili bilang Jade at naging kapitan ng Flying Eagles. Gayunpaman, hindi siya ang totoong Jade, kaya hindi niya makakasama si Xerxes. Nang maglaon, sinadya niyang maghanap ng dahilan para makipag-diborsyo. Nakahiga pa rin sa kabahong iyon ang totoong Jade. Sa pangkalahatan, mahirap para sa kanya na magising muli. Matapos marinig yun ni Alex, mamantong hininga siya sa lahat ng posibleng paraan. Sa kanyang pagtataka, itong si Jade ay hindi ang ibang Jade. Hindi katakataka na hindi nasuklian sa huli ang malalim na pagmamahal ni Xerxes sa kanyang asawa dahil isa talaga itong prinsesa na nakabalat kayo sa kanya. At, nakatadhana na kaya ni Xerxes. Hindi makasama ang Titan Princess dahil sa katawan ng Titan Tribe. Smack! 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 Pumalakpak si Juvia. Hindi ko inaasahan na maririnig ko ang isang kawili-wiling kwento. Higit pa rito, hindi ko inaasahan na ikaw ay magiging isang prinsesa mula sa Titan Tribe. Sa sandaling iyon, ang madilim na mata na Ancestor Body ay nagsabi, sa pamamagitan ng nararamdaman ko na ang katawan ng lalaking ito ay disente. Walang katapusang life energy ang nararamdaman ko sa kanya. Malapit nang malanta itong katawan ko. Kailangan kong makuha ang katawan niya. Baya, may problema din sa katawan mo, pero ang katawan ng Titan Tribe na ito ay bagay na bagay para sa iyo. Magagawa mong sumanib dito balang araw at magkaroon ng walang hanggan ang hinaharap ng mga prospect. Habang nagsasalita si Ancestor Body, gumalaw muli ang babaeng Marshall na iyon. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpatalo gamit ang letigo. Sa halip, diretso siyang sumugod kay Jade. Well, tawagin natin siyang Jade. Inawakan niya si Jade. Hindi na napigilan ni Jade na nasugatan na ng husto. Kahit gustong sunggaban siya ni Alex. Hindi niya ito nagawa. Si Phoenix, na nakatayo sa gilid, ay hindi na makakatulong. Sa sandaling humagulgol siya sa rune formation, hinabol siya ng isang malaking grupo ng mga patay na kaluluwa mula sa Witch Kingdom. Tinagtagal, nahuli si Alex at ipinadala sa harap mismo ng ama ni Juvia. Ang masamang bersyon ng Ancestor Body ay bahagyang ngumiti habang sinabi niya, nararamdaman ko ang isang pamilyar na amoy sa iyo. Ang galing. After a million years, nagkita ulit kami. Gayunpaman, sa sakripisyong altar na ito ng mga Diyos, ang tagumpay ay nakatakdang maging akin. Itinaas niya ang daliri niya at biglang itinuro ang noo ni Alex. Sa sumunod na segundo, naramdaman ni Alex na ang kanyang kamalayan ay tila lumubog sa ilalim ng isang madilim na lawa. The Ancestor Body ay pumasok sa kanyang dagat ng kamalayan at madaling kontrolin ang lahat tungkol sa kanya. Haha! Ito ay mas kahanga-hanga kaysa sa naisip ko. Umalangaw-ngaw sa isip ni Alex ang boses ni Ancestor Body. Buong lakas siyang nakipagsanib kay Alex. Nais niyang ilipat ang kanyang kaluluwa, kamalayan, at maging ang kapalaran sa katawan ni Alex. Delikado ang sitwasyon. Doon biglang may narinig si Alex na boses. Oy! Andito ka na rin sa wakas. Holy crap! Napatalon si Alex sa gulat. Sino yan? Tinabi ng mahinang boses na iyon, maaari mo akong tawaging Dimitri Rockefeller. Dimitri Rockefeller. Nang marinig ni Alex ang pangalan na iyon, alam niya kung sino iyon. Iyon ang dati niyang pagkakatawang tao. Matagal nang pinag-usapan ni Ignatius ang bagay na ito. Pagamat hindi niya ito natatandaan, pinagtibay niya ang pahayag na ito. At ano ang intensyon ni Dimitri para tumalon sa oras na ito? Nagtago kaya siya sa kailaliman, naghihintay ng pagkakataon na agawin ang kanyang katawan. Ngunit ngayon, kahit si Ancestor Body ay sinusubukang kontrolin ang kanyang katawan. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan. Huli ka na!
kung kanina ka pa lumabas, baka naranasan mo na ang kapangyarihan ng katawan ko. Ngunit ito na ngayon ang naging kapalit ng masamang demonyong iyon sa labas. Ang nagngangalang Dimitri Rockefeller ay nagsabi, hindi pa huli ang lahat. Maaari kang pumunta dito at makipagkita sa akin dahil naranasan mo na ang gayong engkwentro. Anong ibig mong sabihin? Sa katunayan, isang aksidente ang nangyari noong ako ay nasa pool of reincarnation. Ang aking kaluluwa ay matagal na hindi kumpleto. Paminsan-minsan ay nakakuha ako ng kaunting pagkakataon noong ako ay nasa pool of reincarnation, kaya nagawa kong mabuhay hanggang ngayon para sa kapakanan na makilala ka sa buhay na ito. Sabi ni Alex, nakarinig ako ng ilang mga kwento tungkol sa iyo dati. Halimbawa, may nagngangalang Zena Stormer ay nanggugulo sa akin sa lahat ng oras. Tumayo pa siya sa pananakit sa asawa ko na halos hindi ko na makita ang asawa ko. Zena Stormer. Oo. Jeez. Siya ay isang miserableng babae. Nabigo ko siya. Ikaw ang aking kasalukuyang pagkakatawang tao. Kung maaari, kunin mo. Take good care of her on my behalf. Bakit natin ito pinag-uusapan ngayon? Tulad ng makikita mo, ang aking katawan ay na-possessed. At saka, ang aking kasalukuyang paglilinang ay natakpan ng lubusan at hindi ko ito mapigilan. Sabi ni Dimitri, ikinalulungkot ko talaga. Wala akong makita sa labas. Napakatagal na halos hindi ko na maalala kung ano ang hitsura ng mundo sa labas. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, kung ang iyong paglilinang ay nabuklod, mayroon akong isang paraan na makakatulong. Ikaw. Tanong ni Alex, anong paraan? Sabi ni Dimitri, dapat nakakuha ka ng palakol, diba? Nandyan pa ba? Nagulat si Alex saglit. Ang palakol ay isang iconic na bagay. Siguradong hindi niya ito makakalimutan. Nasa loob iyon ng palasyo ng isip niya, ngunit hindi niya magamit o mabuksan ang palasyo ng isip niya ngayon lang. Sa makatuwid, ito ay karaniwang imposible na alisin ito. Sa sandaling iyon, sinabi ni Dimitri, nakita ko ang palakol na iyon sa pool of reincarnation. Dahil din sa palakol na ito kaya nagkaroon ako ng malubhang problema noong naranasan ko ang reincarnation. Tanong ni Alex, anong klaseng problema? Sabi ni Dimitri, ang Fainsacks ang humiwalay sa aking kaluluwa. Kaya naman, walang paraan para mag-reincarnate ako ng normal. Well, wala nang saysay na pag-usapan pa ito. May kakayahan akong kontrolin ang Fainsacks at ipapasa ko ito sa iyo ngayon. Nagulat si Alex. Hindi niya inaasahan na ang bagay na iyon ay talagang ang Fainsacks. Sa sumunod na segundo, lumitaw sa kanyang isipan ang paraan ng pagmamaniobra ng Fainsacks. Tinabi pa ni Dimitri kay Alex na may gustong angkinan ang kanyang katawan ay nililigawan si kamatayan. Nasa loob ng palasyo ng isip ang Fainsacks. Sa sandaling pumasok ang taong iyon sa palasyo ng pag-iisip, mapapatay ni Alex ang taong iyon pagkatapos ay activate ang Fainsacks. Natural na tuwang-tuwa si Alex matapos marinig iyon. Gayunpaman, may bigla siyang naalala. Dimitri, pwede ko bang tanungin kung sino si Blaine Rockefeller? Tinabi ni Dimitri, iyan ang aking ama. Awkward na ngumiti si Alex. So, are we considered relatives? Gusto mo ba akong tawaging dad? Biglang tanong ni Dimitri. Oo, may tatay ako. Tiyak na hindi sasang-ayon si Alex. Gayunpaman, ang iyong sitwasyon ay talagang espesyal. Wala na ba talagang paraan para mabuhay ka? Ang iyong kasintahan, si Zena Stormer, ay desperadong hinahanap ka. Nang maglaon, nalaman niyang ako ang iyong reincarnation, ngunit ako wala kang alaala sa kanya. Sa katunayan, kami ay itinuturing na dalawang tao. Ang lalaking mahal niya ay ikaw, at ako ay hindi pwedeng mahalin siya. So, paano ko siya aalagaan? I think the best ending is for you to stay with her. Umiling si Dimitri. Ito ay hindi maaari. Ang isang bahagi ng aking kaluluwa ay pumasok sa Fainsacks at nakakulong magpakailanman. Napakamot ng ulo si Alex. Sa katunayan, wala rin siyang magawa sa ganong resulta. Sige.
Isantabi muna natin ang bagay na ito. Naiisipin pa ako mamaya. Sa sandaling iyon, ganap na sinakop ng masamang body ang katawan ni Alex. Napahagalpak siya ng tawa dahil nakita niya ang ancestral body tree sa loob ng mind pala sa pamamagitan ng internal vision. I knew it. This body makes me unusually excited. As expected, nandito ka. Ha? May puno din dito. Chaos tree pala. Haha. Ang swerte ko. Ang. Ganap na sarado ang Chaos Realm dahil sa hindi malamang dahilan. Maging ang Derayenji Temple ay hindi maaaring makialam dito. Gayunpaman, sa Chaos Tree na ito, mapapasukin ko ito ng buong lakas. Magagamit ko pa nga ang Chaos Tree bilang isang breakthrough para sakupin ang buong Chaos Realm. Ah, Chaos Beads ito. Sa totoo lang napakarami nila. Napakahirap talagang makuha sila. Kasama ko yung mga kasama ko, 22 butil na ito. Maaabot ko ang pagkumpleto kung makakita ako ng isa pang 2 ulo. Sobrang saya ko ngayon. Masaya talaga ako. Yay! Ang masasamang body ay umungol ng masaya. Sa pagkakataong iyon, napatalon siya sa gulat pagkatapos niyang sumilip sa gilid ng kanyang mata. Anong nakikita ko? Itim na pala, Cole. Ahaha! Ito ang Fane's Axe. Ang Diyos ay talagang mabait sa akin. Kasama ang Fane's Axe sa kamay, hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa punong Yggdrasil. Ihahak ko the Smith Rains. Ahaha. Tumawa ang masamang body. Doon lang, biglang kuminang ang hindi gumagalaw na Fane's Axe na iyon. Walang katapusang misteryosong rune ng Bamalot sa kaluluwa ng masamang body. Ga. This is bad. Ako ay nahulog sa trick ng B**** starts na ito. Ang masamang body ay sumigaw habang walang tigil sa pagtakbo, sinusubukang makatakas sa pagkakakulong ng runes. Gayunpaman, ang matalas na talim ng Fane's Axe ay tumama sa kanya sa sumunod na segundo. Arg! I'm dead! Holy crap! Matapos ilabas ng masamang body ang kanyang huling sigaw, hinati ng Fane's Axe ang kanyang kaluluwa sa ilang bahagi. Sa sandaling iyon, si Alex ay nasa pinakamalalim na bahagi ng cardiac acupoint, ngunit naramdaman na niya na ang crisis ay naalis na. Dumitaw ang liwanag sa unahan, kaya maaari siyang umalis sa lugar na ito anumang oras upang mabawi ang kontrol sa kanyang katawan. Higit pa rito, dapat niyang ganap na kontrolin ang kanyang sariling. Paglilinang. Tumingin siya kay Dimitri, ngunit natuklasan niya na ang apoy ng kaluluwa ni Dimitri ay humihina na parang kandila sa hangin. Ano bang problema mo? Nagmamadaling tanong ni Alex. Malamang nasa dulo na ako ng buhay. Napangiti si Dimitri. Panahon na para palayain ang sarili ko. Talagang nakakalungkot dito. Isang pagsabog ng kalungkutan ang bumalot sa puso ni Alex na parang nararamdaman niya ang kalagayan ng pag-iisip ni Dimitri. Mayroon ka bang hindi natutupad na mga hiling? I miss my mom. Biglang sabi ni Dimitri, unfortunately, hindi ko na siya nakikita. Naguguluhan si Alex. Pwede mo ba siyang makilala sa ngalan ko? Tanong ni Alex, nasaan siya? Tinabi ni Dimitri, she is in Atlantis of the G-Universe. Her name is Sophia. Naramdaman kong buhay pa siya ngayon. Nagulat si Alex. Nag-e-exist din ba ang Atlantis sa G-Universe? Tinabi ni Dimitri, ang Diffracted Universe ay ang Diffracted Universe ng G-Universe. Maaari mong maunawaan ito bilang isang imahe ng salamin. Nararamdaman ko na tinatawag niya ako. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang bilog ng asol na alon sa katawan ni Dimitri. Ano ito? Naking gulat ni Alex nang makita ang asol na singsing ng liwanag sa paligid ni Dimitri. Napansin pa niya ang amoy ng seafood. O, sa halip, ang dagat sa paligid niya. Maging si Dimitri mismo ay natulala at nataranta. Hindi ko rin alam, pero ang bango niya. Siya. Si Sophia kaya ang tinutukoy niya. Buhay pa kaya siya at tumawid sa mga kaharian mula sa G-Universe. Sa katotohanan, walang ganoong uri.
Ang asul na singsing na ilaw ay isang patong lamang ng proteksyon na nakapalibot sa buong katawan ni Dimitri. Kanina pa, ang kaluluwa ni Dimitri ay napakapurol at nanghihina na siya ay medyo mahirap makita. Pero ngayon, para siyang natatakpan ng asul na pintura at kitang-kita ng mga tao ang kanyang katawan at mukha. Siya ay medyo kakaiba pa rin tingnan, ngunit ito ay tila na siya ay isang katanji-tangi at gwapong binata. Mukha siyang Asian, at mas maganda siya kaysa sa maraming celebrity sa kanilang bansa. Maging si Alex, na nagsabing siya ang pinakagwapong lalaki sa universo, ay naramdamang lumukso ang kanyang puso nang tumingin kay Dimitri. The asterisk man, nagsaselos ako. Nasaan ang mama mo? Tanong ni Alex. Wala siya rito. This is just the most precious thing she left for me. Sabi ni Dimitri sa malalim na tono. She had always been with me all along, protecting me in secret. And just as I was about to fade away, she shows. Alex didn't understand. So you're saying, this is your mother. Habang sila ay nag-uusap, isang asul na ilaw ang lumitaw sa daanan sa unahan, ang labasan sa cardiac acupoint. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumapit sa dalawa. Sa masusing pagsisiyasat, laking gulat ni Alex nang makitang ito ay isang bulaklak na lotes. Isa ito sa 3,000 bulaklak sa kanyang katawan, gumagala at napupunta sa lugar na ito. Tila naakit ito sa asul na ilaw kay Dimitri. This is... Si Dimitri naman ang nagulat sa pagkakataong ito. Nang makita ang asul na bulaklak ng lotes na iyon, nalilito siya kung paano ito napunta rito. Ito ang kambal na lotes ng Green Genesis Lotes. Ito ay lumalaki sa aking katawan at nagiging isang bagay sa loob ng aking nascent soul. Sa aking nakita, ang aking paglalakbay sa paglilinang ay iba sa karamihan. Kung kailangan kong lagyan ng label ang aking antas, ako ay magiging isang nascent soul cultivator sa karamihan. Ngunit kaya ko pa rin pamahalaan ang pakikipaglaban sa isang hari ng mga Diyos. Sinabi ni Dimitri, naiintindihan ko na. Wala ka na sa landas ng sinaunang Kojen. Ano? Kahit noong sinaunang panahon, napakabihirang para sa isang tao na sumabak sa paglalakbay sa pagtatanim ng Kojen. Napakakaunting nagtagumpay, at ako sa kanila ay nasa Chi Universe. Sa palagay ko ay wala sa Diffracted Universe dahil sa kapangyarihan nito sa batas. Hindi ito sapat para magtagumpay ang mga Kojen Cultivator. Oh, at ang mga tao lang na may Great Kojen Body ang maaaring pumunta sa landas na ito. Sa sandaling iyon, ang bulaklak ay lumapit kay Dimitri, lumalaki ang mga ugat nito sa kanyang kumikinang na katawan. Whoosh! Pagkatapos ay nawala si Dimitri na parang hinihigop siya sa asol na lotes na nagpabuntong hininga kay Alex. Maya-maya lang ay marahang kumaway ang bulaklak at nagsalita. Alex, gawin mo na ang gusto mo kailangang gawin. Sa banal na kapangyarihang iniwan ng aking ina para sa akin at ang kakaibang asul na bulaklak na ito ay konektado sa akin, ang aking kaluluwa ay ligtas sa ngayon. Siguro maganda na magkaroon ako ng aktwal na bulaklak na katawan. Si Alex ay natulala na ngayon sa kinatatayuan, ang kanyang bibig ay nakanganga. Bigla niyang narinig ang galit na tawa ni Jade mula sa labas, na para bang tuluyan na itong nabaliw, buong lakas na tumawa. Tumalun si Alex, alam na ang Jade na ito ay hindi ang Jade na kilala niya sa Earth, ngunit sa halip ay ang prinsesa ng tribo ng Titan. Pareho lang sila ng pangalan. Gayunpaman, sinusubukan ng Undead Queen na kunin ang kanyang katawan, kaya hindi niya maaaring hayaang makuha ni Juvia ang kanyang paraan. Agad na lumabas si Alex mula sa kanyang dibdib, muling na-control ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nakita niya na ito ay, sa katunayan, si Jade ay tumatawa ng malakas, hinawakan si Phoenix sa leeg at binuhat siya sa hangin. Siguradong nasa panganib ang buhay ng babae. Naglabas ng malupit na ekspresyon si Juvia. Phoenix, di ba? Ngayong nasa kamay ka na, walang makakapagligtas sa iyo, alam mo ba? 3,000 taon nang hindi nagpakita ang iyong mga magulang. Sa tingin mo ba talaga babalik sila sa iyo? That wishful thinking. Oh, and your man Alex. Naging kapalit na ng tatay niya ang katawan niya.
Haha, ang liit mo ang diffracted universe ay mapupunta pa rin sa mga kamay ng pamilyang Pierce. Stop. Tawag ni Alex mula sa likuran niya. Ha? Dumingon si Juvia at tumingin kay Alex, nagtatanong, are you Alex now or father? Tugot ni Alex. Siyempre, ako ang iyong ama. Ang pagtatanim ng munting brat na ito ay nabuklod na, kaya paano kaya niya kayang lumaban? Medyo maganda ang katawan na ito. It's giving me another chance to feel young. Oh, and let her go? Sa ngayon, may silbi pa sa amin itong babaeng ito. Hindi na siya pinagdudahan ni Juvie kahit isang segundo at binitawan niya agad si Phoenix. Ang babae ay tuluyang bumagsak ng husto sa lupa, hindi na makabangon muli. Pare, bakit mo siya binuhay? Ang tanong na ito ay napawi ng ilang segundo si Alex bago sinagot ang tanong. Ang lugar na ito ay nangangailangan ng isang buhay na sakripisyo upang mabuksan ang mga pintuan. Kung hindi, hindi tayo makakalis mamaya. Si Alex ay hindi eksaktong sinusubukang linlangin siya. Sa katunayan, sinabi niya ito sa isang napaka-natural na paraan. Para sa ilang kadahilanan, ang masamang body ay nag-iwan ng isang bagay sa loob pagkatapos napatayin ng Fane's Axe tulad ng kanyang mga alaala. Kaya naman, nakatanggap si Alex ng nakakagulat na impormasyon mula sa mga piraso at pirasong ito ng mga alaala. Isang buhay na sakripisyo, ha? Iyon ay maaaring isang mahusay na paraan ng pagpapahirap din. Napangiti si Juvie sa sarili. Pagkatapos noon, tinanong niya, Per, gusto kong malaman kung bakit ka lalabas dito. Akala ng lahat ay namatay ka pagkatapos mong mawala. Alam mo ba kung gaano karaming mga bagay ang nawala sa pamilya Pierce? Dati, 20,000 tao ang pamilya namin, pero ngayon ako na lang ang natitira. Hindi gaanong interesado si Alex sa lahat ng ito. Nandito lang siya para obserbahan si Juvia at mag-isip ng paraan para palayasin siya sa katawan ni Jade. Ramdam na ramdam pa rin niya ang kaluluwa ni Jade doon dahil pinagbuklod na nilang dalawa ang kanilang buhay. Malaki ang pamilya namin, pero father, nawala ka sa isang krusyal na sandali. Sumama sa iyo si auntie noong araw na iyon, at nawala rin siya. Minsan may nakakita sa kanyang bra sa lupa, kaya inakusahan ka ng lahat na ginahasa siya, pagkatapos ay tumakas kasama niya. Inilabas ni Third Tio ang kanyang galit sa aming pamilya, binubuli kami sa loob ng tribo. Pinugbog pa niya si inay hanggang mamatay. After that, lalo lang siyang lumala. Nabaliw siya at nagsimulang mag-aral ng demonic arts. Hindi lang niya inabi ang buong tribo namin, pumunta pa siya sa Galactic City para kidnapin ang asawa ng Panginoon. Ayun na uwi sa Demolish ang pamilya Pierce. So, father, ni-rape mo ba talaga si auntie at dinala mo siya? Medyo interesado na ngayon si Alex sa kwentong ito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niya, syempre hindi. Naranasan lang namin ang mga kakaibang pangyayari noon. At lahat ng ito ay dahil sa masamang body na ito. Baya, halika rito. Papasukin kita sa isang sikreto. Alam mo ba kung sino ang masamang body na ito? Siya ang may-ari ng Derayanji Temple. This guy was the one who first brought me away and if your tita buti na lang nagtagumpay ako sa pagtalo sa kanya sa huli. Natigilan si Juvia. Siya ang may-ari ng Derayanji Temple. Tugot ni Alex. Tama, ang lugar na ito ay kung nasaan ang mga tagasunod ng Derayanji Temple. Baya, I'm so sorry sa nangyari noon. Kaya't napagpasyahan kong hayaan kang maging may-ari ng mismong templong ito. Nagulat pa si Juvie sa balitang ito. Mayroon nga siyang pag-aalinlangan, ngunit alam niya na ang pagtatanim ni Alex ay nabuklod na sa pag-aakalang wala na siyang paraan para mapalitan ang mga ito. Bukod dito, ang sinabi niya ay sa katunayan mga bagay na hindi malalaman ng Earthlang o kaya naisip niya. Itinuro ang isang random na lugar, ang kumikinang na dugong mga anting-anting na bumaril mula sa lupa ay nagsimulang gumalaw ng masigla. Napapalibutan ng mga buto ang apat na Divine Beast statues na may maraming multo ng mga sinaunang nilalang na nagmamadali na parang sinusubukan nilang lumaban doon. Kasabay nito, biglang lumitaw ang isang pinto na nasa tuktok mismo ng platform.
Ininaan ni Alex ang boses. Ang pintuan na iyon ay ang labasan, at pati na rin ang pasukan sa Derayanji Temple. Ngunit kailangan natin ng sakripisyo. Baya, ilagay mo muna ang iyong kaluluwa sa masamang body na ito. Ha? Ang kinan ko lang ang katawan ng Titan Lady na ito. Bakit mo gustong lumabas muli ang kaluluwa ko? Oo, sampain ang dati kong utak, nakalimutan kong ipaalala sa iyo bago ang lahat ng ito. Kung gayon, pagkatapos ay ako na ang bahala sa templo. Ngunit maaari kang magkaroon ng limitadong pag-access kung gusto mong subukang pumasok sa Chaos Realm sa pamamagitan ng templo. Nang marinig ito, agad na sinabi ni Juvia, "Pare, makakalabas na ako sa katawan na ito, hindi ko pa ito pinangangasiwaan sa mahabang panahon." Hindi niya kayang bitawan ang napakagandang pagkakataon, lalo na't ito ang Derayanji Temple na pinag-uusapan nila. Hindi niya iyon isusuko kahit na para sa kanyang ama. Sa pag-aalala na baka magbago ang isip ng kanyang ama, agad na nag-astral project si Juvia at pumasok sa katawan. "Pare, handa na po ako." "Alright. Sisimulan ko na ang seremonya ng pagsasakripisyo." Kapag bumukas ang pinto sa Derayanji Temple, madirama nito ang masamang bodies chi kasama ng sa iyo, pagkatapos ay makikilala ka ng templo bilang may-ari Hinto. Bibigyan ka ni Daddy ng kamay dito. Agad na pumunta si Alex sa katawan ng masamang body na bumubuo ng mga selyo sa kanyang mga kamay habang pinapasok niya silang lahat sa rebulto. Teka, may hindi tama. Biglang napagtanto ni Juvia na parang hindi maganda ang sinabi niya. "Daddy." Ang salitang iyon ay isang aktwal na termino na ginagamit ng mga modernong Earthland. Tinahunang wika lang ang ginagamit ni Itay, kaya hindi niya posibleng gamitin ang terminong ito kahit na kinuha niya ang katawan ni Alex. Kaya, naku, ito ay isang bitag. Na-alerto si Juvia, sinusubukang ilabas ang kanyang kaluluwa sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, napagtanto niya na si Alex ay gumamit ng mga mahiwagang simbolo upang aisil ang masamang body. Tila wala siyang mahanap na paraan palabas, habang ang katawan ng masamang body ay ganap na tinatakan ni Alex. "You were Alex all along." Tigaw at sigaw ni Juvia nang makilala niya kung sino talaga siya. Hindi lamang hindi nagtagumpay ang kanyang ama na kunin ang kanyang katawan, ngunit nagawa ni Alex na makalabas sa labanang ito. Wala na ang kanyang ama, at natanggap ng lalaking ito ang lahat ng kanyang alaala. Ipinahiwatig nito na ang kanyang ama ay namamatay sa isip ni Alex, kaya naman nakuha ni Alex ang kanyang mga alaala. "Aha, hindi ka ba nabigo, Miss Undead Queen? Knowing that, isang maliit na tao, ay hindi pa namatay." Tumawa si Alex. "Pero kailangan ko talagang magpasalamat sa'yo. Kung wala ang dugo mo, hindi ko mabubuksan ang altar na ito ng paghahain, at hindi ko maiaakay ang iyong ama sa kanyang lumang pugad. Sabihin, hindi mo ba naisip na ito ay kapalaran? Ikaw ang personal na nagplano. Ang Undead Invasion na nagdudulot ng kalituhan sa buong Diffracted Universe. Ngunit nagkataon na ikaw rin ang tumulong sa akin sa paglutas ng misteryo hanggang sa pagbagsak ng ang Witch Kingdom. Nililigtas ko ang lahat gamit ito at natanggap ko ang pagmamayari ng templo ng Derayanji. Kaya, Juvia Pierce, taos puso akong nagpapasalamat. Oh, at ang huling bagay, maaari kang magpahinga sa kapayapaan ngayon," sabi ni Alex habang ipinatawag niya ang Fane Axe. Hindi pa rin makaalis si Juvia sa masamang body, ngunit tila sumuko na sa pakikibaka nang makita niya ang palakol. Isang nakakatakot na ngiti ang nakaplaster sa kanyang munting mukha. "Fatal." Walang pag-aalinlangan, ibinagsak ni Alex ang palakol at hiniwa sa kalahati ang masamang body kasama ang kaluluwa ni Juvia. Parehong sumanga sa manipis na hangin doon at pagkatapos, umikit si Alex at huminga ng malalim. "Sa wakas napatay ko na ang halimaw na ito." Sa kabilang banda, sa wakas ay nakabangon na si Phoenix na nakadapa patungo sa lalaki. "Alex." Inalis ni Alex ang palakol at kumaway sa kanya. "Huwag kang lalapit sa akin. Nasa ibaba lang ang altar ng sakripisyo ng Witch Kingdom.
Napakaraming mapaghiganting espirito, kaya tumayo ka lang dyan at hintayin mo ako. Ayokong inaatake ka ng alinman sa mga espiritong ito. Ayoko. Tinanggihan ni Phoenix ang kanyang mungkahi ng hindi inaasahan, tumalo ng buong lakas. Naramdaman siya ng malalaking grupo ng mapaghiganting espirito. Agad silang sumugod sa kanya na para bang nakakita sila ng pagkain pagkatapos ng ilang linggong gutom. Diyos ko, itong PP asterisk sa. Labis na inis si Alex dito. Kung may mangyari man sa kanya, this happy ending. Magtatapos sa 1,000 sa halip. Pagkatapos ay binuhat niya si Jade gamit ang magkabilang braso at sinugod sa direksyon ni Phoenix. Mapalad na nabasag na niya ang selyo na nakalagay sa kanya. Sa 1 malakas na dagindong, ang mga espirito ay dahan-dahang umatra sa isa't isa. Pagkatapos ay hinawakan ni Alex si Phoenix gamit ang kanyang kabilang braso at nagmamadaling lumabas sa lugar na puno ng espirito. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ang iyong paglilinang ay seliado na, kaya paano ka nakarating ng hindi nag-iisip? Tila napakahigpit niya, napagtanto niya na hindi pinansin ng babaeng ito ang kanyang mga sinabi, at ngumiti pa ito ng husto. Gusto ko ring gayahin ang mga PP asterisk na iyon, tumatalon sa bangin kahit alam nilang malalagay sa panganib ang buhay nila. Ang kanyang matamis at magandang ngiti ay nagpakalma kay Alex, ang kanyang galit ay agad na napawi. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Tingnan mo. Itinaas ni Phoenix ang kanyang baba, inilantad ang kanyang leeg. May malalim na pulang marka sa ibabaw nito dahil muntik nang maputol ni Juvia ang leeg niya kanina. Inabot ni Alex ang kanyang kamay at hinawakan ang pulang marka, dahan-dahang pinahid ang kanyang chi at pinagaling ito sa napakabilis na nakakagulat. Pagkatapos noon, muli niyang inilabas ang vein sacs at sinira ang mga seal sa kanyang cultivation. Pinuhat niya muli si Jade sa kanyang mga bisig at dumiretso sa dagwang lawa. Ang lawa ay napuno ng mataas na uri ng dugo at magiging kapakipakinabang kay Jade. Nararamdaman pa rin niya ang kaluluwa ni Jade. Naroon pa rin ito, ngunit hindi siya magising. Makalipas ang 3 araw, hindi pa rin nagigising si Jade. Parang nahulog ang kaluluwa niya sa bangin sa loob ang kanyang katawan, hindi na muling lumabas. Hindi pa rin ba gumagana? Tanong ni Phoenix. No. I don't even know who went wrong. Si Alex ay bigo at nabalisa, bumagsak sa lupa sa kanyang likuran. Tumayo si Phoenix sa likuran niya, ipinatong ang 1 kamay sa kanyang ulo habang ginulo nito ang kanyang buhok. Mamantong hininga siya at sinabing, magpahinga ka na. Paano ba? Mananatili ba siya sa ganitong estado magpakailanman? Minsan ang buhay ay napaka-unfair. Matapos mabawi ang kanyang cultivation, parang bumalik siya sa matataas at makapangyarihang little divine Phoenix na iyon. At least napatay natin ang Undead Queen, tama ba? Nakasandal lang si Alex sa katawan ng babae, hindi umimik. Maya-maya lang, may ngiyaw na nagmula sa kanilang mga ulo. Si Whitey iyon, nakatayo pa rin sa ibabaw ng Grimstone. Ilang saglit lang, napansin nila ang ilang daloy ng dugo na parang talon. Ang mga bangkay. Yung mga bangkay na nahulog mula sa mga bitik sa langit ay darating na naman. Tigaw ni Alex sa taas. Whitey, tumayo ka muna dyan. Babalik ako para sa iyo saglit. Pagkatapos ay inilabas niya si Jade mula sa lawa at mabilis na sinabi, ayon sa mga alaala ng masamang body, sa sandaling bumagsak ang mga bangkay na ito, magbubukas ang altar ng mga Diyos, pagkatapos gagawin natin kayang sirain ito. Dahil naibalik ni Alex ang kanyang cultivation, nabuksan niya ang kanyang isip palasyo, nabuksan ang mga gadget na imbakan, at marami pang ibang bagay. Dahil doon, sinubukan niyang ipatawag ang pinto ng teleportation. Gayunpaman, hindi ito gumana, sa kabila ng pagkakaroon niya ng access sa lahat ng iba pa. Mapapaalis sana ni Alex si Jade kung hindi. Kaya si Jade na lang ang maisama niya. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang parehong Shelly at Ancestor Body sa kanyang isip. Ancestor Body. Hoy, tingnan mo siya. Siya ba ang iyong kakambal o ano? Pagbalik sa lugar na puno ng mga anting-anting ng dugo, ang masamang body ay madali pa rin makilala kahit na siya ay hiniwa sa kalahati ng Fane's Axe. Tila kalmado si Ancestor Body.
I know all along, so just give me a bit to deal with him. Muntik na akong atakihin sa puso ng sumulpot siya out of nowhere. Anong ibig sabihin nito? Nakita mo na to kanina. Tinabi ni Ancestor Body, nagmula ako sa parehong pinagmulan tulad ng kanyang pinagmulan. Kami ang mga espiritu ng ninuno na nagmula sa Ancestral Body Tree. Samanga ako sa timog, samantalang siya ay nagsanga sa bandang hilaga. Ang enerhiya ng yang ng puno ay nakaharap sa timog habang ang enerhiya ng yin ay nakaharap sa hilaga. Iyon marahil ang dahilan kung bakit hindi kami nagkakasundo simula noong ipinanganak. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Alex ang ganoong paliwanag, ngunit ito ay may katuturan. Ngunit sa aming mga espiritu, aking ang mga kapangyarihan ay hindi kasing lakas nang sa kanya sa kabila ng pagsusumikap patungo sa kabaitan. Dahil natural na may mas maraming yin energy ang mga espiritu, mas malakas siya kaysa sa akin. Noon, okay naman kami sa presensya ng isa't isa dahil hindi naman kami aggressive. Yet, later on, he managed to grow a split soul. Nang marinig ito, nakiramay si Alex kay Ancestor Body at sinubukan itong aliwin. Naiintindihan ko na ngayon. Kawawang bata, inaabuso ka na mula noon ha. Kahit isa pa siya sa kabila ng pagkakaroon ng anim na kaluluwang nahahati, mas malakas pa rin siya kaysa sa iyo. Ganyan ka napunta sa ganito, tama ba? Eksakto. The Ancestor Body ay mas matanda pa sa Earth. Gayunpaman, naluluha pa rin siya sa pagbabalik tanaw sa kanyang kasuklam-suklam na mga alaala sa pagkabata. Tila ang taong ito ay itinuring na isang alipin kahit noong Derayanji Temple. Karaniwang siya ang lapdog ng masamang body dahil kontrolado ng masamang body ang lahat. Inutusan siya ng masamang body na alagaan ang puno, ngunit maaari na niyang iwanan ang Ancestral Body Tree sa mahabang panahon at malayang maglakbay na gumagawa ng gulo saan man siya pumunta. Hanggat ang puno ay nabubuhay, ang masamang body ay hindi mamamatay. Mali talaga si Juvian na tinawag ang masamang body na ama. Tilamo ng masamang body ang kanyang ama at pinagsanib ang kanilang mga alaala. Iyon ay kung paano niya nagawang magmask bilang kanyang ama kapag nagsasalita. Bukod dito, sa kanilang pagsasanib, ang kanilang dugo ay natural na magkakahalo rin. Kaya naman maaaring buhayin ng dugo ni Juvia ang mga talisman ng dugo sa lupa. Ahaha! Biglang nagsimulang tumawa si Ancestor Body na kumilos ng mas baliw kaysa sa masamang body. Si Shelly, na nakatayo sa gilid, ay nagsimulang humiling. Kaawa-awang bata, bigyan mo siya ng sandali. Kung hindi niya ilalabas ang alinman sa kanyang nakakulong na emosyon ngayon, baka ma-depress siya. Kaya ito ang dahilan kung bakit siya mahihiyain ngayon. Kahuli, nilamo ni Ancestor Body ang masamang body. Dahil pareho silang nagmula sa iisang pinagmulan, ito ang pinakamagandang hakbang para sa ngayon. Gayunpaman, ang masamang body ay isa na lamang kabibe. Ang kanyang aktwal na espiritu ay pinatay ng Fane's Axe at nilamo ni Alex Shelley tumingin kay Phoenix, "How are you? Hold up." Ang dalawa ay kilala ng mabuti ang isa't isa kubrekama, sa katunayan. Okay lang ako. No, you not, I can tell. Tinitigan ni Shelley ang mukha ni Phoenix na may matigas na ekspresyon. Ano kaya ang mali? Halika na, Shelley, bakit ka nangungulit palagi? May problema sa iyo at sa kanya. Puff ni Shelley. I can see it in your soul and eyes. Nagkakaroon ka ng feelings. Ha! Halos lumuwa si Phoenix ng isang subo ng dugo. Bilang Little Divine Phoenix, hindi niya maaaring tanggapin ang mga ganoong komento. Dapat tingin tuloy si Phoenix sa katawan ni Shelley na hindi pa rin tapos sa paglaki noon. Bigla siyang nagkaroon ng malamig at kapanabik na ideya. Hihihi. Doon lang, nagpadala si Alex ng ilang seal gamit ang kanyang mga kamay sa mga talisman ng dugo sa lupa. Bukod dito, maraming dugo ang Dumb Alloy pababa mula sa Grimstone habang ang laman ay dumula sa kabilang panig. Ang dugong ito ay nagawang tulungan silang buksan ang altar ng buo Dagendong. Seryo, tatlong hakbang sa kaliwa. Diako, apat na hakbang sa kanan. Oh, yeah. Forget what they doing, keep on going.
Oh, 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 oh